Good morning, this is Doris, ang inyong pong eksplorerang si Doray. Hello! Ang video po nito ginawa ko para sa inyo i-explain ang aking journey bago ko, paano ako naging na-monetize dito kay YouTube. Yes, yes, yes. At super, super happy, happy, happy po talaga. Napaka. Kasi alam niyo, yun yung feeling na yung pinagpaguran mo, yung goal mo, na-achieve mo, nang hindi mo inaasahan na ganun kabilis, parang overwhelming. Yes. And hindi ko po ito magagawa, hindi ito magiging possible kung walang tulong ng aking mga kaibigan. Yeah. This sila. Sila Jamila, shout out sa Hot Mommies, Jamila and Dawn. Si Menchi. Siya po, sila pong dalawa. Actually, yung lagi kong kasama sa aking videos, sa mga videos ko na ng mga in-upload with the past sa starting ng aking mga videos. Yes. And so, syempre po naman, ang aking kapatid na bunso. So, na si Joy Ann Maya. Siya po yung nag-motivate sa akin gumawa ng YouTube channel. Hindi ko talaga planong maging vloggers. Meron kaming chat that last time. Matagal kami hindi nag-uusap niyan eh. Years, kumbaga. Years talaga kung ang pagbabasihan ng gano'ng katagal kami nag-uusap. Pero that time, bigla kami nag-chat. Then sinabi niya sa akin, Ate, bakit hindi ka mag-vlog? Bakit hindi ka mag-YouTube? Ito mo si Ate Lani. Ate Lani Magrasya. Ito po yung kanyang channel. Pakisuportahan din po natin siya. Siya, ganyan, nag-vlog. Eh, hindi ko po napansin kasi hindi po napupos ang ate ko ng kanyang channel. Hindi ko nakikita sa actually talaga na alam na vlogger siya. So, sinerch ko. And then nakita ko, wow, sabi ko, ate ko, sabi ko ganun, so why I not try, sabi ng bunso kong kapatid na si Joy Ann, eh, ang hilig mo naman magpo-post na mukha mo sa social media, so bakit hindi mo itry maging vloggers? Paisip ako, sabi ko, oo nga naman, bakit hindi ko itry? Then yun nga, nag-start na ako, pero bago ako nag-start, nag-aral muna ako, nanood muna ako kung anong dapat kong gawin, anong di dapat gawin para maging vloggers. Yun, na-enhance ko yung aking tawag dito. Ang aking kaalaman, ang aking kadukdut, pagiging mahilig magdukdut sa cellphone, sa laptop, yan. Napakinabangan ng laptop ko. Kasi actually bumili ako ng laptop para lang manood ng mga YouTube, mga movies, yung ganyan-ganyan, tsaka yung sa business, ganyan. Pero yun, the time yun, hello, sabi ko pati yung mga pag-edit-edit ng mga videos, actually hindi pa magano kagaling. Pero na-improve naman, dahil nga, lagi ko nang ginagamit. So yun, nag-start ako ng November, upload ng mga videos na, ano bang i-upload ko? Yun nga, sabi ko, puro mukha namin. Yun, sa volleyball, yung ganun. Nanood ako ng mga vlog ng iba. Pinanood ko sila, paano ka mo monetize ng ma-achieve mo yung monetization ng YouTube. So, kailangan may 1,000 subscriber ka at saka may 4,000 watch hour ka. Wow! Kaya ko ba yun? Sabi ko sa sarili ko. One week, pinag-aralan ko yan. Sabi ko, paano gagawin? Search. Yun naman eh, talagang, yun ang hilig ko eh, mag-search. So, yun na nga. Sali ako sa mga group chat, tapos yung mga live stream, nakijoin ako, na sumali ako sa membership, sumali ako sa ibang vloggers, then sa dumami na dumami yun. Hanggang after, November ako nag-start. Pagdating ng December, katapusan ng December, yun na. Nag-email sa YouTube. Na-achieve ko yung 1,000 subscriber. Tamang New Year. So, wow, sabi ko, ang ganda naman ng aking gift para sa New Year. May 1,000 subscriber na ako.
agad. Then, after 1,000 subscriber, the next naman na kailangan kong trabahuin is yung watch hours. Sabi ko, wow, 4,000 watch hours. Tinignan ko yung aking analytics at saka tinignan ko yung aking YouTube studio. Wala pa ako sa kalahati. Nasa 1/4 pa lang ako, 1,000 subscriber. Pero 1 month pa lang naman din yun. Ang sabi nila sa akin ng mga kapwa ko vloggers na nakaka-chat ko, actually sa pagiging vloggers ko, ang dami ko naging kaibigan. Andyan sila. Yan. Hindi ko sila personally kilala. Nakilala ko lang po sila sa YouTube, sa community. Then, after that, nag-join ako sa mga live stream, nagpa-member ako, at yun, after 3 months, yes, very, kinalampag ko yung mga kaibigan ko, sa mga inbox, messenger, nangungulit ako, panoorin nyo, like that, at yung mga kamag-anak ko sa California, USA, yes, shout out sa mga Maya, dyan sa California, USA, Maya's clan. Hindi po ako nagme-message sa kanila. Super tagal na of all many years. Pero ngayon po, dahil andun sila at mas mataas ang kanilang rate pag nanood sila sa aking video. Salamat po, titas at titos, mga cousins. Salamat po sa inyong pagtatsagang panoorin ng aking mga videos. Salamat, salamat. Very appreciated. At aking mga kamag-anak, mga Maya's clan din po dyan sa Pilipinas. Salamat po. Bigla kayo nagugulat, nagsasend ako ng aking link dyan sa inyong, sa ating group chat. Pagpasensyahan nyo na po, makulit talaga ang inyong kapatid. Actually, then after 3 months, eto na ako. Meron na, monetize na ako. Salamat naman. At angga-angga ang sa pakiramdam na na-achieve yung pinaghirapan mo. Yung appreciate yung pinaghirapan mo. Alam mo yun? Talagang this, yung journey ko dito sa Hong Kong, mahilig po talaga akong mag-explore sa mga bagay-bagay. Andyan yung andaming bashers. Pero, dinamdam ko. Pero sabi nga nila, pag meron kang haters, may bashers ka, meron din namang merong gusto sa'yo. Diba? At sabi nga nila, don't stop. Huwag kang huminto. Ito yung goal mo eh. Kahit pa sabihin mong hindi marami yung nanonood sa'yo, pero hanggat meron pang isa na nagtsatsaga na nanonood sa'yo, go on. Dadami yan. Yun lang po yung gusto kong iparating po sa mga bagong magbabalak na mag-vlog. Hindi pa ako kumikita kasi eto pa lang ako, monetize pa lang ako. And then ngayon pa lang, wala pang 3 days pa lang po akong so, salamat po ng marami! Bye-bye! By the way guys, thank you rin nga pala sa aking photographer, sa mga videos ko, si Gabriela. Thank you for your support na laging sa hiking, lalo laging nasama sa akin at sinusuportahan ako sa aking eto journey sa aking YouTube channel. Thank you, Gab!